So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan niyo ako magpalit ng fuel hose at saka ng vacuum hose para dito sa Nissan Sentra, okay? So simulan na natin to mga paps. So ganito mga paps, ito papalitan ko, nakita niyo naman na may mga kagat na ng dagayan o kung ano man, sira-sira na. Tapos ito, ayan, nakita niyo, manipis na yan. So ito kailangan ko na itong palitan. Kasi ito kapag nagkaroon ng konting singaw lang to, posible tayo magkaroon ng ano, yung kakajot, yung parang pumapalya. Yan, kapag nagkaroon to ng ano, ng singaw. So obvious na obvious, talagang ano na siya, worn out itong ano na to, itong fuel hose na to. So una natin tanggalin ito, yan mga babs, okay? So tinanggal ko na to dito, nakalagay yan dyan, okay, nakaganyan yan dyan. Tapos ito tinanggal ko na rin. Tapos meron pa sa baba, yan pakita ko. Ito, meron yan dito. Tanggalin ko lang yan. May guide pa rin dito yan sa kabila. Yan. Pero hindi ko natatanggalin muna. Tanggalin ko muna itong mga clamp dyan. Dyan, dyan. Saka, dito. Maghanda kayo ng basahan para kung tumulong gas, may pamunas kayo. Okay? Ito, 10 mm na ito. Yan. So, tsaga-tsagayin nyo lang mga paps. Naabot ako ng ulan mga paps, tigil ko muna. So okay mga paps, tuloy natin. Medyo ano na eh, wala na ulan eh. Ayan. So medyo nahihirapan akong tanggalin, kakapirin ko na to. Ayan. Ayan. So mga paps, ayan, tumutulo na yan. Ngayon gagawin ko, ilalagay ko na tong hose, okay? So, lagay muna natin to. Ayan. So ito, lagay na natin yung bagong hose. Ito mga babs, 516 ha. Ngayon, susukati ko na yung haba nito, tapos kukunin ko na dito sa kabila, okay? So ito mga babs, yan, na-cut ko na. Ngayon, ito, ilagay nyo yung pinaka-clamp niya, yan, tapos na ipapasok na natin siya rito, okay? So okay mga paps, ito, nakabit ko na yung isang hose. Ngayon ang gagawin ko, yung isang hose dinagal ko, babalik ko muna pansamantala. Tapos, sukatin ko muna, okay? So susukatin ko yung haba niyan, simula doon sa pinagduduktungan sa kabilang side. Tapos, pag nasukat ko na yan, kakat ko muna, okay? So nasukat ko na yung hose na ikakabit ko dyan, ito siya. Ngayon ang gagawin ko, tanggalin ko na to. Okay, so ito, may posibilidad na may tumulo dyan. Kapag tanggal natin dito, may posibilidad na may lumabas na gas. Yan ang gagawin natin, ipalit agad natin yung isa. So next natin ito, dito yan. So okay mga paps, ayan, nakabit ko na yan, nabalik ko na. Okay, so maayos na yan. Ang next ko, ito, yan. Ito, saka ito. Medyo matrabaho to, yan, saka to. So ayan, tuksin to. Ang galing muna natin to. So ganda mga paps, ito ilalagay ko na ito rito. Nusog ko muna yung clamp para mamaya madali na. Medyo mahirap to kasi ano, masikip, kipot. Hindi ko na binaklas yung iba eh. So ito yung ginawa ko rito mga paps. Ayan, niluwagan ko na itong dalawang to para madali ko maipasok. Nahirapan kasi ako ipasok eh. So ayan, niluwagan ko na ito. Para maangat ko lang ito ng konti. Medyo nahihirapan ako basok. Ayan. Ngayon, ito naman tayo. Yung hose dito. Okay, so gagawin ko muna.
Tatanggalin ko muna itong hose sa PCV valve. Ayun ko lang. Tapos, ito, tatanggalin ko. Yan, this yan. Siguro lang ito. Ayan, sukat na naman ako mga babs. Sukat ako. So ayun mga babs, naisip ko na yung hose ngayon, ibabalik ko na to. So balik natin to. So ayun na siya mga babs. Ngayon ito. Nahirapan kasi ako kasi tanggalin ko to, medyo tinatamad ako. Ilalagyan ko na lang to ng ibang clamp, okay? Kasi yung ganito, medyo masikip. Sa susunod na araw, nalalagyan ko to ng clamp. So okay mga papas, since natapos ko ng paltaan yung fuel hose, yan. Ang papalta ko naman yung maliliit na vacuum hose. So ito yung mga yun, ito, at saka to. Meron pa rin sa isa, papakita ko mamaya. So ito, tingnan nyo. Ang inside diameter nito ay 4 mm, okay? Sa inside diameter, 4 mm. So, ang outside diameter nito ay, around 8 mm. So, 8 mm. Ngayon, ang nabili ko, ito. Okay, so, ito, yung loob nito. So, 4 mm, yung inside diameter na nabili ko. Tapos, yung outside diameter nito, ito, medyo, maliit ng konti. So, around, ayusin ko, 7 mm yung outside diameter nito. So, importante dito mga paps, yung inside diameter. Kasi, sa mga auto supply, kapag bumili kayo nito, yung inside diameter na makikita nyo, madalas ha, sa naikot ko dito, yung inside diameter ay 3 mm. So, ito, sa online ko pa, to binili. So, medyo, natagalan ako sa pagkuha nito. Pero, kung makakita kayo sa auto supply, ng inside diameter ay 4 mm, all goods yun. Tapos yung outside niya, kung makakita kayo na 8 mm, all goods na yun mga paps. Okay, so ito ngayon napapalitan natin yan. Ito, saka to. Okay, so ang gagawin ko lang, kukunin ko yan, tapos yun, ikakat ko. So yung ganun lang kasimple mga paps. So okay na yan. Tapos sunod, palitan ko to, itong dalawang to. So yan. So ayan. Ayan. Tapos may papalitan pa tayong isang hose. Ito, yan. Sundan nyo yan dito, papunta yan dito sa baba. So tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. So supatin natin yan. So ayan, yung haba niya hanggang dito. Tapos dun, ito, yung pinaka parang additional insulator yan. So i-shoot ko lang yan dito. Ayan. Tapos, pasok ko na ito dito.
sa taas. So okay mga babs, ayos ko na yan. Nakabit ko na yung vacuum hose saka yung fuel hose. So hanggang dito na lang yung video ko. Oo nga pala mga babs, kung magbibili kayo nito, yan, ang bilhin nyo, ano, isang metro, yung vacuum hose na maliit. Tapos yung pagbibili kayo nitong fuel hose, para may pasobra kayo, bumili kayo ng ano, at least 2 metro. Okay, para may pasobra lang. Ito, inside diameter, 4 millimeter. Okay, tapos ito, yung hose na bibili nyo, 516. Ayan na, 516. Sabihin nyo lang sa auto supply yan mga babs. So paano mga babs, sana katulong yung video na to in case na magpapalit kayo ng fuel hose at saka vacuum hose para dito sa Nissan Sentra. Paano mga babs, maraming salamat sa inyo.